kumain po ng tamang pagkain. Sabi nga ni Isa, huwag po puro pata. Yung pata. Yung pata na masarap. Today's video, I just want to encourage everyone to go na po kayo para sa swab testing dito po sa Hong Kong. Sa lahat po ng ka-OFW, sa lahat po ng ka-domestic health work po, sa lahat ng kunyang, sa lahat po ng workers, sa lahat po ng ano dito sa Hong Kong. Tara na guys, go for swab testing po. Para din po sa assurance natin. Especially po ako, no? Every Sunday, as in talagang lumalabas po ako kasi alam nyo na, boring after ng 6 days sa working days. Gusto ko rin naman ma-refresh ang aking katabaan. Kaya medyo kabado din po ako, baka may nakuha tayong virus sa labas, yung mga paglabas-labas natin, yung mga pagdagat-dagat natin, yung mga pagkuha-kuha natin ng talaba, baka po may nakukuha tayong virus. So that time na si amo ko is nag-send sa akin ng message para sabi nila is go for swab testing daw po ako, which is kinabahan ako. Sabi ko bakit? And then nalaman ko na lahat pala kami dito sa bahay is mag-undergo ng swab testing. Sabay-sabay kami lahat na. So thankful na rin ako kasi sila na rin yung nag-registered sa akin. Pupunta na lang din ako doon. And then, that's all. September 3, yun yung schedule namin for swab testing. May natanggap akong messages for the schedule, first for registration, and then for the schedule. Nandun na po siya lahat ng information sa text messages ng Hong Kong government sa akin. And then, September 3, pumunta po kami doon, and I just want to congratulate sa Hong Kong government for doing job well done. Job well done. Alam niyo po yung pagpasok na pandemya, makikita niyo yung social distancing. Although maraming nakapila, pero talagang may mga frontliners po talaga na mag-a-assist sa inyo kung sinong next, kung saan ka pupunta next, kung anong dapat mong gawin. And the very important thing is ang mga doctors po is very, kumbaga parang ang, ano nila, kumbaga parang malambing, mabait, kumbaga parang yung kausapin kanila na hindi ka masaktan, kung ready ka na, hindi ka matakot, kahit na yung dalawang alaga ko kasama ko, hindi sila talaga nakaramdam ng takot kasi kausapin muna talaga kayo ng mga doktor bago nila gawin yung testing sa inyo. So, sinundot sa ilong ko, although dito po siya talaga, and then sa throat, yun. Sa medyo sa ilong po talaga ang inyong lingkod na napaluha dahil masakit, tapos kasama po yung takot na parang yung ipinasok nila sa loob ng ilong mo is aabot sa mata. Yun siya, hindi naman siya masakit, nandun lang talaga yung takot. So yun na nga po. And then after that testing, ang inyong pong lingkod ay kakaba-kaba, si Isay ay kakaba-kaba. Dahil 3 days pa po tayo naghintay bago po sa result. Kabado kasi layas. Kabado kasi panay ang labas. Kabado kasi panay ang gala kasama ang alaga. Minsan sa baba kahit ayaw payagan. So, yun guys. And then after 3 days, holiday, September 6. Akala ko Monday pa siya kasi syempre holiday ang Sunday. Pero nakatanggap pa rin ako ng text messages galing sa Hong Kong government na negative po tayo. Mas walang sakit, malusog, mataba. O, diba? Ganun. Kaya, very thankful po talaga ako, guys. Dahil po sa employer ko na
kumbaga parang hindi na nila ako pinag-process, sila na rin po ang nag-register sa akin. So, assurance na rin po na malusog pala ako, kaya ng immune system ko yung virus sa labas. And, but still, remember this guys, after the COVID testing, hindi po dahil na negative tayo, hindi na po na tayo mag-iingat. Dahil anytime po, pwede pa rin po natin siya makuha sa paglabas-labas natin. Kasi nandun pa rin po ang virus, hindi pa rin po nawawala kahit na although negative na tayo. Although safe na po yung mga kaba natin before, dahil naglalabas-labas tayo, dahil negative na siya. So start ka uli after the negative na mag-ingat, proper hygiene, tamang pag-aalaga sa katawan, pagkain ng masustansyang pagkain, and huwag din magpatabahan ng gusto kagaya ni Isay. Okay? And yun lang po guys, very thankful kay God na safe po tayo, na negative po ang results natin. And continue sa pag-aalaga sa sarili, dahil po malayo tayo sa pamilya, walang mag-aalaga sa atin dito, sarili lang natin. And thankful po dahil kasama ang ating mga pamilya na malalakas ang katawan na hindi napapasama dito sa virus na to. And hoping and praying, so praying na maging back to normal na po. So as soon as possible, lahat po ng virus maglaho na, mawala na, back to normal na tayo, magawa na natin yung mga activities natin na ginagawa natin before. Yun lang po guys. Just want to share with you guys na encourage all of you na go na po kayo sa swab testing para din po sa assurance nyo, sa sarili nyo, sa mga nakakasama nyo sa bahay. Much better po kung lahat po tayo free naman, wala na kayong gagawin, pupunta na lang kayo doon, magpa-test na lang kayo doon, maghintay na lang kayo ng result para din po sa maagap na pagsub po, just in case lang po na meron, no? Huwag naman po sana. Wala naman po sana. And that's all, guys. Na-share ko lang to encourage everyone, still keep safe, proper hygiene, wash your hands frequently, and kumain po ng tamang pagkain. Sabi nga ni Isa, huwag po puro pata. Yung pata na masarap. Yung adobo, yung puro taba. Huwag po lang. Okay, guys. Bye!